Ayun, good day mga kaplamo. So for today's video is gagawin natin or i-repaint natin yung nakikita nyo sa inyong mga screen, no? So ayan pala, kung nakikita nyo is hindi tayo naka top view ngayon, no? Or hindi tayo naka overhead shot view. Kasi nga naman, kung ita-top view natin yan is hindi nyo makikita ng buo sa sobrang laki ni General Frankie. So ngayon, ang gagawin natin dito is i-repaint natin yung parang metallic na red or pink ba yun? Basta yung ganun, yung parang Tower Tokyo ba yun? Ganun, basta update ko na lang kayo mamaya kung ano ba talaga yung tawag doon. So pinadala to sa atin ni Sir, di ko maano yung pangalan niya, mabasa. Basta yung sure name niya is si Sir Ladera, yun na lang. Sa pink ko, si Sir Ladera. So Sir, maraming salamat ha. Maraming salamat sa pagsuporta at saka pagtitiwala sa akin na iparepaint tong figure mo. So ayan, ang laki niya. So dito kasi ang gagawin natin is medyo tricky. Kung nakikita nyo, ayan, nalapit na ako. Kung nakikita nyo kasi is merong mga markings. Gaya niyan yung BF dito. Tapos yung 38. So ayan pa, FRU-U. Magkabilaan yan. So, ang problema ko dyan is wala akong mahanap na stencil. Bumili ako ng stencil pero yung nabili kong stencil is malaki. Okay sana, tinanong ko si Sir Ladera if okay lang kahit maiba yung font basta merong markings. Okay naman. Kaya lang yung nabili ko is medyo malaki. So, di ko alam kung ano pa yung gagawin ko dito. Bahala na. Nga pala guys, itong video na to, itong full repaint natin kay General Frankie, baka mahati sa tatlong video. Baka lang naman, pero susubukan ko pa rin kahit mag-isang video. Kaya lang, kung mag-iisang video, baka masyado ng mahaba yun. At baka tama rin na kayo manood, no? So, baka hatiin ko siya ng tatlong parts. Unahin ko yung ulo, yung kamay, tapos baka pangatlo yung katawan kasama yung paa, no? So, ayun, siguro nga, pahala na, pero gagawin ko pa rin yung best ko para makuha natin yung gustong makuha nung client natin. Ayan pala, may mga ano na dito, may mga issue, ang daming paint chips, no? Tsaka may mga gas-gas. Ayan, ko alam kung nakikita nyo. Ayan, pikutin natin, hindi ko siya masalang sa turntable natin, ito eh. Kasi baka hindi kayanin, mabigat. Ayan. So, ayun, umumpisahan ko na lang muna siguro ngayon mag-paint dito sa may ulo. No? So, ayun. Explain ko sa inyo kung ano yung gagamitin kong pintura. Let's go! So, ayun mga kaplamo. Yung gagamitin nating paints is, eto pala. Yung para sa mga white parts niya, so dahil napansin ko na medyo makintab din or makinang yung sa sinend sa ating pictures or video na paggagayahan is medyo makintab. So etong gagamitin ko, pearl white, yan, nabubulol na naman ako. Tapos gamit tayo ng primer, syempre primer black. Tapos eto yung gagamitin natin parang metallic pink, hindi naman masyadong pink. Makikita nyo kung paano ko ito ginawa, yung minix kong paint na to dun sa pinost ko sa page natin. So, kung naka-follow kayo or naka-like kayo sa page natin, makikita nyo yun kung paano ko ito ginawa. Tapos, ito yung magiging top coat natin. So, paubos na rin yung top coat ko. Kailangan ko na rin umorder ng bago. Tapos, ayan. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, gagawin kong 3 parts yung video na to. Kasi nga, masyado itong masyadong tricky or masyadong mahirap. So, uunahin ko muna ngayon is yung ulo, i-paint. So, ayan. Kung makikita nyo, naka-masking yung mata. Kasi ang kulay ng mata is parang clear na red. So, minasking ko muna yan kasi kulay green yan eh. So, tatapalan na lang natin yan mamaya. Ay, papatungan na lang natin yan ng clear red ones na masettle na natin lahat, mapinturahan. So, ayan. Nilagyan ko siya ng handle para hindi natin siya nahawak-hawakan during paint session para walang fingerprint na maiiwan dun sa figure. So, yun guys, umpisa na natin yung pag
Philippines. Let's go! We'll be right back.
Ayun. All right, guys. So ayun. For so many painting session, nakailang ulit tayo ng paint session kasi nga nakailang beses din tayo nagmasking. Masking tayo ng white part, masking tayo ng sa mata, tapos nagmasking din tayo ngayon sa may ilong. So ngayon, ang gagawin natin is tatanggalin na natin yung masking para makita natin kung tama na ba lahat ng paints natin, kung wala na bang damage or walang mga lagpas-lagpas. Tapos, kung wala naman na, ang gagawin natin is magta-top coat na lang tayo, no? Gagamit tayo ng gloss top coat. So, ngayon, tanggalin na natin lahat ng masking. Let's go! So, ayan guys, natanggal na natin yung masking. So, ang gagawin na lang natin dito is ta-top coatan natin, no? Para mag-gloss yung finish. Ayan. So, ayan guys. After ko ito i-top coat, papaikutin na natin kagad. So, yun lang guys. Maraming salamat po ulit sa pagsuporta kay Kapla mo. Inuulit ko ulit. Itong video na to is magkakaroon ng 3 parts. No? So, para sa mga susunod na mga video, is I suggest na mag-subscribe na kayo tapos i-hit nyo yung notification bell para lagi kayo ma-notified kapag may mga bago tayong upload repaint videos. So yun lang guys, maraming salamat. Peace!